din si Mama. Dapat ang pangako niya, kanyang din. Amen. Kaya kung ano na sinag-doubt ko ngayon, parang nawawalan ka ng pag-asa, bakit ang pamilya ko, ako na may tapat na naglilingkod, bakit hindi pa sila makakilala? Ang Diyos pa sa kanyang pangako. Manampalataya ka, ikaw at ang buong sa Mariyang Emanitas. Danas ko po yan, kaya ganun na lamang ang aking pagtitiwala sa source ng aking pag-asa. Pag-asa na ang aking bulsang bayan ay liligtas din niya. Ang tatay ko po nang mamatay, nasa ospital po siya, gawa po ng sakit sa puso. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na masyara po ang tatay ko. Pero may natanim na pong salita ng Diyos sa kanya dahil siguro po mga 9 years old po ako, nanonood po siya ng Billy Graham. Imagine, nakikita po siya, nanonood siya Billy Graham. Pero dumating po yung pagkakataon na ako po yung na-born again at ako po yung na sinusupla po niya ako. Dine-persecute po niya ako, hindi po yung ginagantihan. At nagkasakit po siya. Panginoon, sabi mo, manampalataya ka ikaw at ang buong sambayang maligas. Nanalangin ako bago ako punta sa ospital. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na masyara ko ang tatay ko. Pagdating ko po doon, unang-una sabi niya, Nancy, tingnan mo may nagbigay sa akin, trucks. Nag-prepare ang puso ng aking tatay. Alam ko, binasa niya yun. Ang tatay ko po namatay at namatay niya ang kakalino ng mata. Hindi po siya nagsasalamin. Sabi ko, Lord, salamat. Alam ko, binasa niyo yun. So, maya-maya po ay may dumidikit. Maya-maya po ay nanalangin po kami. Sabi ko, tatay, gusto ka namin dalhin sa heart center, pero hindi ka pwede bibiyahin. Manalangin tayo. Sumunod po siya sa panalangin. At nakita ko po yun ang buhay niya. Tinanggap niya ang Panginoon. Kaya ang pangako ng Diyos, manampalataya ka, ikaw ang bumis ang bayan ni Manalangin. Just at the right time. Huwag kayong magmadali. Huwag mawawala ang inyong pag-asa sa Diyos. Dahil ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Maya-maya po sabi niya, Nancy, parang iba. Hinihiga po namin siya. Tinawag ko yung doktor. Pero pagkahiga po namin, wala na po. Tinirik po yung kanyang mata. Wala na po. Pero sumigaw. Sumigaw po ako sa akin. Praise the Lord! Nagalim. Sabi ng mga kapatid, bigira. Namatay na nga, praise the Lord. So, hindi po nila ako naintindihan. So, pinaliwanag ko po. Okay, may paliwanag ko po. Sabi ko po, ako'y natutuwa. Dahil imbis na sa ganyan pagkata, ako'y pupunta ang tatay, ay daw sa langit pupunta. Amen! So, unti-unti po na unawang po nila. Amen? Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung kayo pa lang sa pamilya nyo nakakakilala, manampalataya kayo. Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Kaya lahat yan, makakakilala sa Diyos. Ayun ko na. Pang letter C, our hope must be in God alone, not in man or circumstances. Dapat pong pag-asa po natin sa Diyos lang, hindi po sa tao o sa mga anumang pagkakataon. Amen po ba? There is no basis of hope outside of God Himself. Wala na po. This reveals that our hope must be in Him, not man or circumstances. Hindi po sa tao o anumang circumstances na nararanasan nyo. Uy, ang ganda ng naranasan mo ngayon. Diyan ka na. Yan ang iyong pag-asa. Yan ang hope niya. Hindi pa rin. Dahil ang mga circumstances sa ating buhay, hindi po natin masasabi. Minsan may bagyo. Minsan ay tranquila. Pero, ang circumstances man sa ating buhay, negative man o positive, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Siya yung ating pag-asa. Yan, our hope must be in God alone, not in man. O may kaibigan ka, o may employer ka na sa tuwing ikaw ay nangangailangan, ay siya ay tumutulong sa iyo. O doon na ang pag-asa mo. Hindi pa rin. Huwag naman po. Hinipo lang ng Diyos yung amo mo para matulong ang iyong pangangailangan. Sa Diyos pa rin magtiwala, sa Diyos pa rin ang pag-asa. Amen! Kung yan ay para sa Diyos, let's give our best clap of praise sa ating Diyos! Siya lang, mga kapatid, our hope must be in God alone.
overflowing hope. Pandalawa, dapat to overflowing hope. Dapat to overflowing hope is one full of action. Action po ito ha, makikita po natin yung tatlong action dito. Mula po sa verse ng Romans 15:13, may makikita po tayo itong action verb. Feel, trust, overflow. Yan. Sabi dyan, pag-feel, tinan ninyo, may the God of hope, may the God of hope. Makikita po natin dyan, feel you with all joy. Feel, ibig sabihin ng feel ay mag-trust. Overflow. Mag-trust lang, overflow. Yan. Amen po ba? Ibig sabihin ng feel, complete. Diba? Nasa itong halimbawa, o ito, itong nilagyan ninyo ng bulaklak, ipipil yan, pupunuin yan, complete pupunuin, yun po, to make full, to make full. Cause to abound, abounding, yan. To supply, literally. Susupply ng ating Panginoon, ang lahat ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So the path to overflowing hope is one full action. Pag naman sinabi natin trust, ibig sabihin, manampalataya ka. Trust, believe, be faithful. Be faithful. This is the most frequent verb in the New Testament concerning faith or trust. Pag sinabi trust, magtiwala ka lang. Be faithful. Magtiwala ka lang. Amen po ba? You can produce true hope and Jesus doesn't expect you to. Doesn't expect you to. You can produce. Hindi ka makapagpo-produce ng pag-asa. Only God ang makapagpo-produce sa atin ng tamang pag-asa. The only thing Jesus expects you to do is put your trust in Him. Yun lang ang niya-expect ng Diyos sa atin. Mahirap po ba? Mahirap bang gawin? Para itong overflowing hope ay mapasayo, mag-trust ka lang sa ating Panginoon. Pero ang nakakalungkot, sometimes, nawawala na yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nagda-doubt na tayo. Totoo ba ito? Bakit ganito aking naranasan? Bakit ganito? Sometimes, ganyan tayo. Aminin nyo man at hindi. Ganyan tayo. Ba't yung anak ko, ang tagad-tagad ko nang pinagpe-pray, pasaway pa rin. Sino may anak na pasaway? Pag ang anak mo ay lima, limang ugali, di po ba? Eh, paano, sino dito ang anak ay pito? Eh, di pito ugali. No. Ako po ay isa anak ko. Pero nung araw, isa po anak mo. Ilan anak mo ay isa, pero parang pito. Unti-unti po yung binago. Tanong na naman, oh, ilan anak mo? Eh, isa. Pero parang lino. Pero ngayon, purihin ng Diyos. Ang kapurihan niya. Ilan ang anak mo? Isa. Isa din. Wala nang parang-parang pa. Isa. Ibig sabihin talagang binago ng ating Panginoon. Yeah. Dahil kasi sa Diyos. Gusto ko na magkaako, wala. Pero, purihin po ang Diyos. Talaga po nung kabataan niya, o mga kabataan, nung kabataan niya, talaga po medyo yung bats nila, medyo. Pero purihin ang Diyos. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos na nagbabago ng buhay ng bawat isa. Amen. Kaya mga nanay, tatay, ang pag-asa natin, ay ang ating pamilya. Mag-trust lamang tayo. Amen. Para baguhin ang ating mga. Amen? Purihin ng Diyos ang mga siwayin natin. Nawa ay magpatuloy at maging tapat sa Diyos. Pagtapat tayo sa Diyos, pati sa nanay at tatay ay nagiging tapat. Amen!